And after Governor Vilma Santos of Batangas, maswerte tayo. Itong nagbibigay naman ng tulong sa ating mga kababayan. PCSO Director Aleta Tolentino. Magandang gabi, magandang araw, magandang umaga sa iyo, Director. Magandang araw din po sa inyo at sa mga nanonood. Yeah, Happy New Year. At ano po ang ilang accomplishment ng PCSO for the year 2012? Ah, marami po. Number one, yung sales natin, nakaabot tayo ng more than 100%, mga 110% na abot po natin. Maraming salamat po sa pagsuporta ng ating mga kababayan dun sa ating mga lotto sales, no? At marami din po ang nanalo ng mga jackpot ngayon compared dun sa mga nakaraang mga taon. Marami ang naging mga milyonaryo ngayong 2012 sa pamamagitan ng lotto jackpot winnings natin. At dun naman po sa mga natulungan natin, lumaki din po ang amount na natulong natin mga sa individuals, no, na pumipila sa lung center, mga more than 8 billion ang naibigay nating tulong sa individual. At yan eh mga 100 plus percent din. Inabot natin yung mga gusto nating targets, no. Nakapagtayo tayo ng lotto ng mga branches. Ng mga branches ng PCSO sa mga limang lugar, no, na wala dati. At itong mga branches na to ay mga tutulong, malalapitan at mapupuntahan ng ating mga kababayan na hindi na kailangan pumunta pa dito sa Manila upang humingi ng tulong. Doon na lang po sa branches ng PCSO, sila sa probinsya sila pwedeng pumunta. So nadagdagan po ang mga branches na to. At ang pag process ng mga individual requests ng mga mamamayan, ng mga kababayan natin na pumupunta sa lung center, naging yung 50,000 po, kung 50,000 yung tulong na kinukuha nila, the same day nakukuha na po nila, hindi na dapat maghintay ng napakatagal. Ngayon, kung more than 50,000 naman po yun, maghihintay lang sila within the week, no, 7 days, makukuha na rin nila yung guarantee letter para sa mga hospital at ibang facilities. Yung po ang masaya na sinasabi natin na ina-announce natin sa ating mga kababayan na nagawa po ng PCSO sa taong 2012. I heard that PCSO is also giving help dito sa ating mga government hospital. Paano po natutulungan ng PCSO itong mga like PGH, Hospital ng Maynila, and so on and so forth? Opo, meron po tayong tinatawag na endowment fund na binibigay po natin sa ating mga government hospitals na deserving at nakakapag-liquidate, no? Ang ibig pong sabihin nito, ito yung ating institutional partners. So, let us say, depende po dun sa programa nila, binibigyan natin sila ng mga 10 million. So, yung 10 million na yun, gagamitin po nila dun sa kanilang sinubmit na programa sa atin at dun sa mga nangangailangan na pumupuntang diretso dito sa mga hospital na ito. So this is what we call the endowment fund. And siguro ito yung pinakamagandang isang tanong, Madam Director. Kamusta na po yung kaso ng PCSO laban dun sa medyo naging maingay nung nakaraang 2011-2012? Mm-hmm. Ano na po ang status nito? Yung pong plunder case, no, yung sinasabi natin against the former President Gloria Macapagal Arroyo and the former Board of Directors, umaandar na po yan, nakaakyat na yan sa Sandigan Bayan at nagkakaroon po ngayon ng hearing dun sa bail petition ng iba. No? So, nandun po ngayon, nag-hearing po tayo at ang nabalitaan po natin, itong si former President GMA pumunta po sa Supreme Court upang magpetisyon na ibasura yung kaso against her. At wala pa naman pong desisyon ng Supreme Court at sana naman hindi maibasura ito dahil ang Supreme Court naman dapat binibigyan ng halaga kung ano ang napatunayan at na gawa sa ombudsman, no? Sa ombudsman,
found probable cause to hold the former president and the her co-accused for plunder. Including the former chairman, Manoling Murato? Opo, opo. Kasama din po siya doon. Mukhang hindi nyo binabanggit yung pangalan. Ano ho yan? Former chairman, ano ho ang pangalan? Manoling Murato. Opo. Kailangan medyo ngingiti tayo. Opo, kasi, opo. Kasama po sila. Kasama yung mga dating board of directors. Yeah. At kasama din po dyan yung chairman ng, former chairman ng COA. At yung isang COA auditor niya na representative na si Nilda Plaras. Kasama po sila dito sa plunder case na to. And I hope that the Supreme Court will abide by its policy and jurisprudence in the past that they will not interfere in the ombudsman's function. Okay. So last question, Madam Tolentino. Sa year 2013, ano po ang ilang mga plano ng PCSO para sa ating mga kababayan? Yung pong dating mga plano natin na Individual Assistance, Medical Assistance Program, yung Endowment Fund para sa mga institusyon, at yung mga feeding program and our health capacity building ng LGUs, ine-expand pa po natin. No? We are expanding the what we have now to cover many municipalities. Kasi po ang target natin is to have PCSO felt in every municipality of the country. Yun po ang gusto ni Presidente, dalhin ang PCSO at ang gobyerno sa taong bayan. Yun po ang gagawin namin ng 2013. Isang habol po. Paano po, halimbawa, kung mayroong gustong lumapit sa PCSO para makatulong ang PCSO sa tinatawag natin na medical mission, nakakatulong din ba at nakakasama ang PCSO sa ganitong bagay? Opo. Marami pong mga scheduled na medical missions and dental missions kami and feeding programs. So kung sino man po ang local municipality o mga community na gustong magkaroon ng ganitong programa, sumulat lang po sila sa PCSO, address po sa aming chairman, Margarita Huico, o kaya sa aming GM, si Mr. Ferdinand Rojas. Last parting words para po sa ating mga manonood. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating Lotto draws, no? At wala naman po kaming mga ibibigay sa PCSO kung hindi dahil sa suporta ninyo. Dahil sa PCSO po, may chance na kayong manalo at maging milyonaryo at nakakatulong pa po kayo. Yan ang kabuuan ng ating FYI. Pagdamutan po ninyo na nakasama natin ngayon si Batangas Governor Vilma Santos and likewise ang kasing ganda ni Governor Vilma Santos, Director Aneta Tolentino ng PCSO. Maraming salamat sa inyong panonood. With Espiritu, FYI.